So, yung mga kamamis, tignan natin. Oh my God, oh my God. So, kayo nga, guys. So, kuwalan okay tayo, no? Ooh. Eee, naku, kamamis, ang sarap. Naku, mainit-init pa. Naku, ang takaw ko talaga. Hmm. Oh, mami. Hmm, hmm. Anong tinawin? Nako! Chunky at welcome back sa ating YouTube channel na Mommy Talks! Ayan mga kamamis at mga anak, mukhang nauuso po yung baked sushi. Ako naman, sa tuwing nakikita ko sa timeline ko, nakakapaglaway naman po talaga. Kaya ako po eh, naisip kong gawin yung nasabing baked sushi, pero hindi bet na mga anak ko kasi eh, dahil dun sa right mango na nilalagay at saka medyo magbusisi yung recipe noon, no? So kailangan pa natin pumunta sa mga Japanese store para hanapin yung recipes ng baked sushi. So kaya naman naisipan ko since patay na patay o hilig na hilig yung mga anak ko sa kimbab. Kimbab? Tama ba? So ayun, naghanap ako sa YouTube ng video. Baka sakaling may nakagawa na ng baked cheesy kimbab. Pero mga kamamis, nako, wala pang gumagawa at baka malamang sa malamang tayo ang first time na gagawa ng baked cheesy kimbab. Woohoo! Kaya mga mamis, abangan niyo itong video na to, ha? Nako! At huwag na natin patagalin pa, mag-umpisa na tayo! So ayan mga kamamis, ito po yung mga gagamitin natin sa ating baked cheesy kimbab. Makikita nyo, no, napakasimple lang po ng ating mga ingredients. So, makikita po ito sa mga ordinaryong grocery store. So, hindi katulad ng baked sushi, no? So, napakahirap. At lalo na wala kaming Japanese store dito. So, kung makikita nyo, meron po tayong rice. So, syempre, sinain po, no? Pwede nyo pong gamitin yung mga tira-tira ng kanin. At medyo, magsasayin kayo ng kanin, medyo dagdagan nyo lang yung water para medyo maligit-dagdagan po siya. Siyempre, hindi po mawawala ang isang pack ng nori. So, ito po ay nagkakahalaga ng 135 pesos. Medyo binuksan ko na po siya dahil ginamit ko na po yung isa. Ginupit-gupit ko dahil gagawin ko pang display-display o toppings. At siyempre, kailangan po kasi ng sesame oil. So, sensya na po ah. Wala po akong nakitang sesame oil sa SM kahapon. Out of stock po sila. So, nag-improvise na lang po ako. So, meron po akong vegetable oil at sesame, black sesame seeds po to, no? So, sesame plus oil equals sesame oil. Aww. Ano ka naman dyan, anak? Nakakatawa. Ayun. Ayan, so meron din po tayong, ano tawag dito? Crab stick. So, ito po ay 250 grams na crab sticks. So, ito po ay worth 120 pesos po lamang. So, meron din po tayong mozzarella cheese. Tama ba? Mozzarella? Mozzarella. Mozzarella. Kahit ano pa yan. So, ito po ay 91 pesos lamang po. Ako, ito po yung cheese na paborito namin mag-iina kasi hindi po siya ganong masyadong cheesy-cheesy. Pero yung effect niya na gumaganon. Diba? Napakasarap nun, mga mami. So, ito po ang ating, meron din po tayong, oops, wait po. Hindi po sponsored, ha? Kasi masarap din po ito eh. So, ito po ay worth 82 pesos at half lang po yung magagamit nito kaya medyo talagang tipid na tipid. So, meron din po tayong isang pirasong dito. Pipino! Ayan! So, ito po yung babalatan natin at i-cube natin yan. At meron din po tayong carrots, isa lang. So, kung hindi mahilig sa gulay mga anak nyo, carry nila yan. At kailangan din po natin ng dalawang itlog. So, antayin nyo kung anong gagawin natin sa itlog, no? At meron din po tayong, ito nga po yung sinabi kong ginugupit ko na nori. So, pang display-display dun sa ibabaw ng ating baked cheesy kimbab. So, ayan mga kamamis, no? Yung sinasabi kong improvised na sesame oil.
So, 1 tablespoon of vegetable oil po. So, gawin na natin dalawa. Tapos, 1 teaspoon po of sesame seeds. Kita nyo naman, mami, no? Tipid na tipid. Ayan lang po yung gagamitin natin. So, pwede nyo rin po itabi ito. So, haluin nyo na lang po siya. Ayan. Itabi na po natin. Ang next po natin is ang ating itlog. So, 2 eggs po. Bati-bati. Patihin nyo na lang po, no? At lagyan po na pinch of salt. Ayan, para po magpalasa po ba. So, ayan mga kamamis, no? Prito lang po natin yung ating scrambled egg. So, ito po eh, ilalagay po natin sa ibabaw ng rice. Inassemble na po natin ang ating baked cheesy kimbap. Siyempre, mawawala ba ang scrambled egg sa kimbap? Siyempre, hindi, no? So, ayan. Kita nyo naman. Diba? Yung mga trip na trip ko lagi na pipito ng itlog. Paborito ng mga anak ko yan. Ayan mga mamis, yung gagawin natin sa crab sticks, no? Ayan, paghihiwalay-hiwalayin natin. So, madali na siya, no? So, pero kailangan nagugas kayo ng kamay para naman healthy ang ating foodang. Ayan, no? So, ayan mga kamamis, no? So, isishred nyo lang yung crab sticks ng ganyan. So, itabi po muna natin. So, next, nakalimutan ko, no? Ilagay nyo na rin sana yung oil with sesame seeds para maglasa na siya sa ating rice. O, diba ang cute niya? Para siyang kuto. No? So, yan mga kamamis, next naman natin is yung pipino at yung carrot. So, idadice natin to parehas, no? Para kahit pa paano eh, kung hindi mahilig sa veggies ang inyong mga anak, eh, hindi na malalasahan, pero kaya yan. Ayan mga kamamis, no? After yung na-dice yung pipino at saka yung carrots, haro na po natin siya sa kamamis, sinagay na natin yung ating cheesy spread milky white. Kamami, napakasarap nito, no? So, actually, cream cheese sa... Oops! Cream cheese sana yung pwede nating ilagay. Pwede rin po, no? Kung may extra budget kayo. Eh, napakasarap naman po ng cream cheese. Medyo maazim-azim. Pero, since budget-friendly po ang ating recipe, ito na lang po ang gamitin nyo. Napakasarap po nito eh. Paborito po ng mga anak ko.
mga kamamis, no? Kalahati lang ang ilalagay nyo. Pero kung isa kayong ma-cheesy na tao, no? Yee! Dami nyo na, lagay nyo na lang. Yan, mix-mix. I-mix po natin. So, ayan mga kamamis. Ayan na yung ating mga ingredients. So, i-assemble na natin ang ating bake. Cheesy kimbap. So, unang layer natin is yung rice. Ayan. So, ito mami, no? This is a 10 by 9 pan. Pwede kayong gumamit ng mga aluminum pan na nabibili sa grocery kung wala kayong ganito. Po natin yung ating fried scrambled egg. So, ano yan? Yung iba, walang part. Yung ano, kulang ang ating itinog. Kawawa naman yung nandito. Next natin ilagay ito, mamis, yung ginupit kong nori. Kamami, ito palang mixture na to. Hindi ko na nilagyan ng asin yan dahil napakalasa na. At ito palang, oh. Naku, napakalasa niyan. Pinapapak ko nga po yan, eh. Tsaka kung napapansin nyo, mami, no, wala akong apron. Baka naman! Teka naman dyan, mga kamami, so wala akong apron, oh. Baka naman may gusto mag-donate dyan, oh. Sige na! Yeah, okay lang ako. Ilagay na po natin yung ating toppings. Ako, mami, ang yummy nito, promise. Kanina tinitikman ko, napakalasa. Grabe po. Kaya mga mami, ilagay na natin yung mozzarella cheese. Ako, mami. Ito eh, napaka-gooey nito, no? Pero sakto lang yung lasa niya, hindi siya masyadong ma-cheesy, pero kinababaliwan ko to, pinapapak mo ito eh. So yun, natirad po nating ano na nori. Ganyan na dyan. Display. So, kita nyo naman, gusto nyo, hindi pa nabibake. So, ayan. So, ayan, mami, lalagyan na natin sa ating oven. So, ito po ay preheated na po, no? 175 degrees Celsius po. So, ayan. So, ilang minuto? Hindi ako sure eh, kasi first time ko nga po. So, silip-silipin na lang natin. Siguro, tignan na, timer natin na mga 15 minutes. At pag nakita natin na melted naman na yung cheese, huwag lang sunog, no? So, pwede na po yun. So, kung microwave naman po ang gagamitin nyo, huwag lang po kayo gagamit ng ganito, ng aluminum. Siyempre, kailangan gamitin nyo yung microwavable canister o container o kaya yung mga glass na microwavable. So, hindi natin alam kung ilang minuto sa microwave. Siguro, try nyo mga 5 minutes. Kung may oven toaster kayo, pwede rin po. Pero, siguro maliit na lalagyan. Ayan, close na po natin. So, ayan mga kamamis, habang inaantay natin yung baked cheesy kimbap, so magpupit na po tayo ng ganito. So, ayan ba ang natin? Kamamis, no? Antay lang nating maluto, no? Natatakam na ako. Gutom na gutom na ako. Ay, my gosh!
Ano yung mga kamamis, kita nyo? Diyos may, oh my God! Perfect! Pero dahan-dahan na mainit siya. Oh my God! Ano yung mga kamamis, tignan natin? Oh my God! Oh my God! So, walang tayo, no? Kamamis, ang sarap. Naku, mainit-init pa. Naku, ang takaw ko talaga. Ito, mami. Anong tinawin? Naku! Sino ka na? Asan ako? Charot, mga mami! Diyos ko! I'm so proud of myself, mga kamami. Napakasarap po. Diyos ko, gawin nyo na to. Nako, siguradong makakalimutan nyo yung sarili nyo sa sobrang sarap. Mami, ang sarap, promise. Nako, take note, mga mami, pwede nyo gawing negosyo to, ha? I-include ko sa last video yung recipe, tsaka yung price. Tapos bahala na kayo mag-pricing kung paano nyo ipa-pricing pag binenta nyo. Ang sarap po, mga kamamis, Diyos ko. Wow!